So, ang dami pa ni Daddy'ng tirang mga decorations. That's why we're going to use it for this one. Sa totoo lang, iniisip ko pa kanina kung kukunin ko pa. Kasi nga, diba, aside sa minimalist tayo, nakakatamad kasi mag-effort ng paglalagay ng mga, ano, yung design. Kasi kailangan ko rin tanggalin. May mga marami pa siyang Christmas balls, yung mga ganitong flowers. Eh, naisip ko, ang gagawin ko na lang, baka ito na lang, pagka mukha naman siyang okay na, siguro okay na to, para hindi na ako masyadong ano, madaming tanggalin din, tsaka ikabit, diba? So, ayusin ko muna to, and pakita ko sa inyo pag tapos na. Tada! Now, let's see if it will look nice with lights. Yung likod, bare siya, hindi naman nakikita eh. So, tignan natin. Oh! I'll turn up the light, wait. Oh, ang ganda guys to. Diba? Minimalist pa rin. Hindi tayo gumastos. Tinamad na kasi sila Daddy magdagdag pa ng marami sa kanila. Kaya yung mga flowers, hindi niya na pinaglalagay. O di yun, sa akin napunta. O diba? It's so nice. Tulog si Mateo and halos na umas ng ice cream. Nandito kanina kalate. Nagtagay pa ako sa baso. Ubusin ko din pala yung lalagyan. Sobrang sarap nito. Dalawang kaibigan ng kuya ko. Naman kumain ako ng ice cream. Narealize ko na pagalitan ko si Mateo. Kasi nasa school siya kanina. Online class. Ngayon, na-feedback na kasi ako ng teacher niya na parang yung attention ni Mateo pabilis mawala, tapos kung ano-ano ginagawa. So, kanina nung nasa online class, paulit-ulit ako, nasabi ko, listen to teacher, ganyan. Kasi napagalitan ko na basta. Tapos, nasigawan ko. Pagkasigaw ko, sinigawan din ako. Tapos, binalibag yung pinto kasi pinalabas ko. Tapos, narealize ko lang nung okay na kami, nung bago siya matulog, magkatabi na kami, diba? Hindi umiyak din ako sa kanya kasi sabi ko sa kanya, parang mali yun na sinigawan niya ako, dinabugan niya ako ng pinto, ganyan. Tapos, kanina nga, gusto ko na nga i-record sana yun. Gusto ko sana i-video. Kaso naisip ko, baka i-keepin yung stage, ganyan. Pero, ang ganda kasi nung nangyari kanina, kasi nung pinapaliwanag ko sa kanya kung ba't ako nagalit, naintindihan niya. Kada tanong ko na parang bakit ako nagalit, sabi niya kasi hindi daw siya nakikinig. Kasi makulit daw siya, kasi sinabihan ko na daw na tama na, pero go pa din siya. Kumbaga, ang ganda ng interaction namin kanina, and gusto ko sana i-share sa inyo para makita nyo na kahit minsan nagagalit tayo, napapasigaw tayo, o kahit minsan hindi natin nagagawa yung gentle parenting, ang pinaka-importante sa dulo is mapapaintindi natin kung ba't tayo nagalit, kung bakit natin sila pinagalitan, and sasabihin mo pa rin sa kanila na mahal mo sila kahit nagagalit ka. Kasi parang ganun yung nangyari kanina. So, nakatulog na siya. Kaso ngayon ito, habang kumakain ako ng ice cream, narealize ko lang na ang bata pa din talaga ni Mateo. And parang ang hirap talaga magdisiplina. Alam mo, sa totoo lang, parang naisip ko lang. Alam nyo, walang-wala yung ano. Walang-wala yung panganak. Kasi physical pain lang yun eh. Walang-wala yung initial stages na wala kayong tulog. Walang-wala lang yun eh. Itong makulit, okay lang ngayon. Alam nyo, na-realize ko pinakamahirap yung magdisiplina. Kasi naiisip ko, lagi kong tinatanong kung tama ba yung ginagawa ko. Minsan pag napapagalitan ko siya, magigilty ako. Kasi maiisip ko, wala akong kwentang nanay dahil nagagalit ako. Minsan babawiin naman na parang kailangan ng disiplina, ganyan. Kaso, ako, ang hirap lang. Kasi nare-realize ko nga na, bata pa siya eh. Mag-4 lang siya sa December. Pero nare-realize ko na nga, sobrang hirap maging magulang kasi. Gusto ko lumaki siya ng tama. Gusto ko lumaki siya na mahal niya ako. Gusto ko lumaki siya na, alam mo yung kind, ganun. Kaya minsan yung mga pagdidisiplina, mapapaisip ako, mapapatanong ko, tama ba yung ginagawa ko? Basta sobrang hirap, tsaka nagigilty ako. Ano yun? Nakakagilty pag napapagalitan mo. Kapag dadrama ko na, oh, tutuloy yung ice.
ang sarap na to, tinatanong ko pa nga dun sa kaibigan ng kuya ko na nagbigay kung saan niya binili kasi gusto kong bumili, ang sarap. Anyway guys, gusto ko munang i-share sa inyo, na-realize ko lang na kasi gumaling na si Mateo from the day one, di ba yung vlog mas day one natin, meron siyang sakit. So gumaling na siya, napagaling ko siya on my own kasi nga si doktora, di ba, hindi siya nagre-reply dahil nga namatay yung tatay niya. So para sa mga nagtatanong dyan, ano yung mga ginamit ko, si-share ko sa inyo kasi ito yung reseta nung pedya namin sa amin. Pero disclaimer lang po na kung ano man itong mga ginamit ko dito at kung ano man yung mga dosage na babanggitin ko, specific po yun sa anak ko. Ngayon, sinishare ko sa inyo para alam niyo yung mga brands ng gamot. Pero po, dapat i-consult nyo pa rin sa pedya nyo kasi iba-iba po tayo ng kondisyon ng anak. At lalo na, yung anak ko, depende kasi yung mga gamot sa timbang. So, hindi yan sa edad. Kaya, i-share ko sa inyo, pero please, huwag po kayo mag-self-medicate. I-consulta nyo pa rin po sa pedya nyo. Ito po, dahil lang sa mga past reseta na meron ako, kaya alam ko yung mga gagamitin, okay? So, Sunday ng gabi, nung lumala na yung ubo niya, pinainom ko siya ng Brezu. Yung Brezu is ito, wait pa lang. So, ito yung pinainom ko sa kanya, Brezu. Ang Brezu is pang mga dry cough. So, yung unang dinig ko kasi sa ubo ng anak ko, puro dry cough yung tunog ng ubo niya. Kumbaga, walang phlegm na tunog. Kaya ito yung binigay ko. Ang dosage nito is 5 ml. Kasi yung timbang ng anak ko, naglalaro na sa 22 kilograms to 23 kilograms. So, depende siya sa timbang. Again, consult your pedia first. Huwag niyo munang gamitin. Pero yan, ngayon, nagising siya, Sunday yun, di ba? Nagising siya ng Monday na mga around 5 a.m. to 6 a.m. Tapos nasuka siya. Pag suka niya, may phlegm. That's why, tinigil ko ang Brezu at pinalitan ko ng Lagundi. Kasi ang Lagundi, para siya sa mga may plema. At nakita ko na nga na may plema, di ba? Kahit yung dinig ko pala nung una, nung Sunday, parang dry cough lang, yun pala may plema na. Buti na lang, sumuka siya, nakita ko. So, Lagundi. Ang Lagundi, 5 ml din, 3 times a day. Yun yung binigay ko dun sa anak ko. For 7 to 14 days. Siguro ang binigay ko lang sa kanya to mga hanggang 8 days lang kasi okay naman na siya. So yan, ito naman is yung parang ano lang, ano bang tawag ni doktora dun? Yung parang mga herbal ba yun? Basta yung parang ganun lang, yung hindi talaga siya matapang na gamot kaya okay lang daw yung 7 to 14 days na paggamit. So yan. Kasabay niyan, nakita ko kasi dun sa dating reseta ng doktor ko, ng pedya namin, na ang kasabay ng Lagundi is itong Alnix Plus. Alnix Plus is para siyang cetirizine, pero may kasama pa siyang isang component. Ngayon, yung ubo kasi ng anak ko, may kasama din siyang yung pagsisipon, kaya pinainom ko din siya ng Alnix Plus. Ang Alnix Plus naman, 5 ml, 2 times a day ko pinapainom sa anak ko. Yun ang kanyang dosage at reseta ng doktor. Again, reseta ng doktor, 4-5 days. At ang last, ito, yung una talaga, sinabi ng doktor ko, is kailangan ng anak ko na mag-salbutamol. Ang binigay niya talagang brand is, hindi ata mababasa. Hindi ata nagpo-focus. Basta ang binigay niyang brand sa anak ko is Asmalin. Salbutamol yung parang medical name ba yun? Tapos yung branded name is Asmalin. So ito yung binigay niya. 3 times a day. Tapos isang ganito, isang nebule sa pagpapausok. Ngayon nung naubos, ang pinalit ko is itong Hyvent. Ito, mercury na yung nagbigay kasi wala na sila nung Asmalin. Pero salbutamol pa rin siya. So 3 times a day, 4-5 days ko to ginawa sa anak ko. Tapos ito yung ginamit ko. Ito yung nabili ko dati pa, 2021 or 2020, sa Lazada. Ngayon yung unang binigay sa akin is defective, kaya nagpadala sila ng isa pa. Ang presyo nito nung isa kong binili parang nasa 800 plus, plus yung mga shipping umabot ng 1,000 pesos. So yan. Sa totoo lang guys, naghahanap na ako ng iba pang alternative nito kasi nasira na naman yung pangalawang binigay niya sa akin. Hindi na naman nag-work. Kaya sabi ko, gusto ko na yung mas heavy duty pero kailangan na portable pa rin. Kasi nga, may mga times na halimbawa, nasa labas kami, oras na para mag-nebulize siya. Kailangan ko nang pwedeng ikabit sa USB, yung mga ganun. Hindi yung talagang disaksak kasi diba, ang hirap naman maganap ng saksakan. Maganda kasi yung portable. Pwede siyang battery, pwede siyang USB. Ang problema sa mga ganitong portable, dahil sobrang portable niya, parang yung parts niya is madaling masira. Kagaya nito. Dito mo kasi ilalagay yung gamot. Tapos, pagkalagay mo ng gamot, yung mask, yung pinaka nilalagay dito. Tignan nyo tong loob na to, nakikita nyo. Yung silver na yan, yan ang nagmi-mist. Kumaga nagmi-mistify dun sa gamot para maging parang usok siya. Yan.
napaka-sensitive niyan at mabilis masira. Kaya, sabi ko, sa susunod kong bibilin, yung medyo malaki-laki na, may nakita ko sa Shopee, pag dumating, ipapakita ko sa inyo kung okay siya. Kasi yung mga usual talaga na nebulizer, di ba, may machine siya, tapos yung tube na ginagamit sa ospital, tapos yung lalagyan na ng gamot, tapos yung mask. Kumbaga, wala siya nung parang ganitong silver na direkta, kaya hindi siya sirain. Kaya sabi ko, yung next, yun na yung bibilin ko. Actually, inaantay ko lang maging available yung nakita ko dahil kailangan laging may reading stock na ganito. Lalo na kung yung anak nyo, kagaya ng anak ko, na prone siya na lagi inuubo, sinisipon, o kaya para may lahi ng asthma, ganyan. Kailangan laging magpausok. Yun ang napansin ko sa mga bata ngayon. Sobrang laging mga konting ubo, konting sipon, nagne-nebulize na, nagne-nebulize. Kaya maganda na may ready kayong ganitong sarili nyo. Anyway yun, gusto ko lang i-share kasi na-realize ko, yung mga nagtatanong usually, anong ginamit, anong ginawa. Ito yung ginawa ko. Pero again, disclaimer na, mag-consult muna kayo sa pedya nyo kasi nga, iba-iba tayo, diba? At yun, gusto ko lang ding i-share yung naging experience ko nga na, ayun, napagalit yung anak ko at napakahirap talaga sa totoo lang. Feeling ko minsan, kaya ako madalas nade-drain or yung parang lagi akong pagod, lagi ako nasi-stress. Kasi yung sa mga ganitong emosyon na hindi ako sanay. Kumbaga, pag as a first time mom, hindi mo naman alam lahat ng ito eh, diba? Kahit magtanong ka, kasi iba-iba naman ang sitwasyon eh. Bawat pamilya, bawat anak, bawat magulang. Kaya napakahirap talaga. But yun nga, sabi ng mister ko, hindi naman yan overnight. Hindi naman one day madidisiplina mo ng tama. Hindi naman one day makukuha mo agad yung tamang parenting, diba? So yun, iba-iba talaga yan. Talagang depende per family. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo. And I'll update you again later kung ano pang ibang mangyayari. So yeah, we'll do better. And I'm doing, mommy's not mad. Okay, mommy's just frustrated kasi mommy wants you to learn, di ba? Mommy wants you to listen. Mommy wants you to learn. Mommy's not mad. But sorry, because mommy's approach is wrong. Because my voice is loud or sometimes I'm shouting. Sorry. Mommy, but don't always give me a hard word. I like a easy word. But it's not always easy. Diba, what I'm doing is the one that, the activity that you have, what? What mommy's doing is the activity that you have in school. I'm just copying it. Oh, it's not hard. It's easy also. But the problem is, you're not focusing. Right? Oh, diba? When you're doing your homework, what are you doing? You're playing. You're thinking about watching. Oh, dapat you focus. Because I always let you play naman. I always let you watch. I'll tell you something. I'm not thinking about watching. I'm just thinking about how to draw. How to draw? Yes. Oh, eh dapat you focus muna on the pattern, on the activity, di ba? Di ba that's what teacher told me? Teacher told me that when you have an activity, you're always doing other things. When you're in school and when you're doing assignment, you should focus on that or like that. I'm talking to you. What do you do? See? Mommy's talking to you. What are you doing? You keep on fixing your toys. Oh, dapat, when you're doing the assignment, you focus on the assignment. When you're done na, that's when you can draw. Oh, di ba? Like, a while ago, you have activity in the class. What do you keep on doing? You keep on drawing. You keep on removing your fingers, the skin on your finger. That's why when teacher was asking, where's your answer? Oh, you're always late. But always remember that even if mommy gets mad, mommy loves you, okay? Okay? Huh? Mommy's just frustrated because I want you to learn me. Like that. See, you're playing with mommy's hair tie. No, I'm just removing. Why are you removing? Mommy's talking. Dapat you should focus on what mommy's saying. You should listen. See? Oh, why are you like that? Why are you crying? Huh? I like to play. You like to play? What is nighttime for ba? Is nighttime for playing or sleeping? Why are you always to tell me? Play a while lang. Play a while lang. Eh, you,
You played na. Di ba you ask mommy about the cards? About the ice cream? How to count? And that's not playing. We're not throwing the cards. That's playing. But we're just reading love. We're just talking about with that ice cream. Oh. And why when mommy was watching outside, you did not play? You always want plenty of toys. You always ask mommy, mommy, buy me this, buy me this, buy me this. You have plenty of toys, then you're not playing with it. You're just watching. I'm not playing with the toys because I'm just... Diba, you deliver my box para I will not mess it up. I'm messing it up because I'm finding the popcorn machine. That doesn't make sense. You can play with your toys, but you have to fix it. It's okay to play with your toys. It's okay to make it messy. But after, before you go to sleep, you should fix your toy. That's what mommy doesn't like. Mommy doesn't like that you're going to play with your toys, you're going to make it messy, and then you will leave it everywhere. Then mommy will be the one to clean it. Are those mommy's toys? No. Are those my toys? No. Oh. What did I tell you? You always ask mommy to buy you plenty of toys, but you're not taking care of it. All of your toys are broken. Huh. Or like that one. Tita Maxine gave you the cashier. Oh, you broke the... What's that? Oh, see? Is that the right way to take care of your toys? Yeah, I fix it. No, it's inside. No.